Academy Grade 3 Catholic University and came from Pantan University somewhere in Pangasinan. I hope that we will be all friends. This open air will close the staff. And with that, our peace is at marami ang gusto mo kay pagkaibigan sa kanya. Isa na dito si Claire Fortaleo, isa sa pinakamatalinong estudyante sa pribadong paaralan na iyon. Hello Grace, ako nga pala si Claire. Hello. Kung may kailangan ka, huwag ka may lumapit sa akin ah. Ah sige, salamat sa pag-aalala. So, ang trabaho ng parents mo, isa ba sila negosyante? Si Iba to, doktor? Wala sila bang doktor. Yung papa ko, empleyado, tapos yung nanay ko, nagluluto sa kanong dali ang malapit sa akin. Ah, ba? Paano mo nakapagpag-aral dito? Scholar kasi ako dito. Sige, muna na ako. May... Nandiyan ka na pala. Kamusta ang araw mo? Okay lang. Marami akong nakilala. Puro ko mayayaman. Kaya natagututi ang pag-aaral mo para hindi mawalang scholarship mo. Minsan lang dumating sa atin ang oportunidad dahil na sa akin kay Hira. Ako pa, iaahon ko kayo tatay sa hirap eh. Anak ko, nag-drama na naman. Kumain ka na ba? Hindi pa nga, itutom na ako. Okay, pag-aain na rin. Tawagan mo na ang kuya mo. Kuya Ray! Ibigis na muna ako. Malap si Mami. Wala po siya dito, Mami. Sabi ni Mami, si Mami, ako walang kumayas, gagabating na rin. Ano pa nagbago? Lagi naman silang wala eh. Pilipitin na ako ang kano, kaya kayo nalang ninay na kumain, wala na ako nito. Sige, Mami. Wala po si Kuya, di ko kaya ako siya makita. Di pa po po, Sir Darwin, wala kayo na kumayas. Pag-anong ba? Sige, tulog na ako. Pag-alim mo muna ako nandito sa kwarto. Sige, yeah, Mama. Ano sabi ni Mama? Wala naman daw ka sa ano kumain siya. Kawawa naman si Mama. Kaya mo nga ito, huwag sila ako sa mga 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 Pag-aaralan si Anna Grace para mag-practice ng kanilang proyekto. Pwede ba ako makasubscribe to this week? Ay, saan baan? Okay lang sa sabi niya. Okay. Ano ba kailangan mo sa akin, Jane? Pagtatapos ko sana ako. Ano ba yun? May discussion. Pasensya ka na pag-aaral kasi yung inuuna ko eh. Wala akong time sa mga kanyang bagay. Sige, wala na ako. Kung kaya tanggapin. Kasalukuyang nag-aaral noon si Claire nang marinig niyang nag-aaway ang kanyang mga magulang. Dali, saan ka galing? Akala ko ba magdamag ka ng trabaho? Yung pala nagmababay ka lang. Hindi ko pa malalaman kung hindi pa kita susundan. Ano ang gusto mangyari? Ang ingay mo! Di mo ba ka titigilan sa kakatanak mo? Wala kang pakailan kung mababae man ako. Hindi man lalaki ka din. Walang hiya ka talaga. Tuturuan pa ako ng lalaki. Hindi ka ninaya sa mga anak mo. Tandaan mo asawa kita kaya may pakialam ako sa mga pinaggagawa mo. Matagal na. Ngayon mo lang nalaman. Asawa lang kita sa papel. Kaya wala kang pakialam. Pupunin na ako sa'yo, baka hindi na kita matandyan. Si Claire na kanina pa nakikinig ay napaiyak na sa mga narinig na salita mula sa mga magulang. At hindi na nakatiis kaya lumabas na sa kanyang kwarto. Ano ba kayo? Hindi na kayo nangyayasabi sa mga katulog. Wala kang oras na hindi kayo mag-aaway. Umuwi ka na dito sa akin, ano? Mag-aaway kayo? Hindi niyo ba alam na natin ang mga binibagaan sa inyo? Nasaan ka ngayon? Wala! Hindi na sa umuwi tayo kung lang nasama sa iya.
Pumasok na si Clear sa kanyang kwarto at ganun din ang ginawa ng kanyang mga magulang. Wala na siyang nagawa kung di ang umiyak na lamang. Sundat na ni Claire sa ganoong sitwasyon ng kanyang ina. Mami, Maso, bakit ako kayo umiiyak? Ang uwi ako kasi natuto ng gumamit na bawal na gamot kaya din siya umuwi dito. Ano? Ano pa naman to? Wala na itong maganda kanyang sa pamilya to. Kundi away ka nito. Kaya mo ko malaloka ako sa inyo. Naglalakad si Grace sa hallway noon dahil papunta siya ng gym. Nakarangin sila ni na Claire, Jamie at Leslie. May kailangan kayo sa akin, Claire? Oo, meron. Ano matutulong ko sa inyo? Huwag ka nga magbait-bait. Natalo ako nahihirap sa iyo. Ano pinta sa sarili mo? Hindi kita maintindihan. Wala kang alam ka. Hindi na magbagay sa'yo. Ilusyonada. Oo, ma. Tama lang sa iyo. Makaaga. Nilapitan ni Claire si Grace at tinawakan nito sa balikat. Sasabunutan sana ito nang dumating si Mr. Cruz. Mayroon dito. Ay, wala ako, sir. Nadatala ko si Grace kasi may nangyayari. Opo, sir. Diba? No wonder there is ang sarangan ng students. Huwag nung makaalis na ang guro ay binalingan ang tatlo si Grace. Huwag naman kung susubukan kanina. Kanina nila Claire eh. Tapos sinulak niya ako. Gusto mo magsulong tayo sa Gregan? Huwag na, lalaki lang yung guri. Iwasan ko na lang sila. Sinalubong ni James si Grace. Bakit parang kiyos si Sandy? Hindi nagawa ba akong hindi mo gusto? Wala naman.
Naiwan na hindi nakapagsalita si James. Ano ba talaga nagawa ko? Alam ko na, siguro may kinalaman dito si Leslie. Hi. Kamusta nga ngayon po? Kamusta pag-aaral po? Okay naman po. Matataas yung grades ko. Thank you po sa inyo na kaya ko pumasok sa Leslie School. Ang galing-galing niyang anak mo, Papa. Lagi mataas yung grado, tapos lagi pang nananalo sa campus. Manang-mana talaga sa akin. Anong sa'yo? Sa'kin kaya? Nagtawa na ng lahat sa pagkukwentuhan. Ipinatawag si Claire sa guidance office ng araw na iyon ng Merkoles. 5 buwan na ang nakakalipas nang mag-umpisa ang pasukan. Morning, sir. Okay. Isasabihin mo ako sa'yo. Ano ba ang nangyari sa'yo? Mababa na ang grado mo. Nagdadala ka pa ng alak dito sa school. Alam mo naman bawal yun yun, di ba? Alam ko po, sir. Alam mo naman pala eh. Bakit ginagawa mo pa? Hindi nakasagot si Claire. Sorry, Miss Portalejo. Wala na kaming magagawa kundi panalo ng mga medila mo. At suspindin ka lang sa mundo. Bahala na mo pa yun, sir. Tinawagan ko na ang daddy mo at on the way to. Pagkatapos ng mag-usap ng mga ito ay pinayagan ng umuwi si Claire sa bahay nila. Sige po, yan po. Sa bahay ng Portalejo. My God, Claire, ano ba nangyayari sa'yo? Ewan ko dati, hindi ko rin alam. Hindi ko na maintindihan sarili ko. Pagod na ako sa pagiging makapanda. Ako pa ba ang CCP nyo? Eh kayo lumanday lang, ba't ako nagkaganito? Ano ba to? Ang kuya mo kakalabas lang sa kulungan tapos ikaw mas magiging, di ba? Ang ilang mangyayari sa atin yan? Dahil sa atin ito eh. Sa pag-aaway natin noon na nauwi sa pagbabae ko. Hindi sana masaya pa tayo ngayon. Walang ibang dapat sa tingin kung hindi tayo dalawa talaga. Tama ka nga. Walang dapat ibang sa kung hindi tayo dalawa. Wala na yung friend ng magulang rin. Pero hindi pa naman nalihan natin. Maayos pa natin ito pa rin na lang pa. Wala kung sisimula tayo muli. Patawarin mo kami, Claire. Hindi ba naman siguro na yung lahat para ito yung pamilya na ito. Maayos natin ito. Pinasok sa rehabilitation center si Darwin. Pagkatapos ng isang linggo ay nakapasok muli si Claire na may bagong pananaw sa buhay at pagkakabang loob. Nakaayos ang mag-asawa ang Portalejo, naging produktibo ang kanilang pagsasama. Ayun lang ba? Wala yun. Naiintindihan naman kasi kita eh. Alam ko naman nagkakagano ka lang kasi may problema ka sa iyo. Oo naman, pwede pa rin tayo maging kaibigan. Gusto mo labas pa tayo minsan eh. Ah, sige. Ingat ka. Thank you. Makikipagbatinan ka. Alam mo kaya lang naman kaya.
Papasok na si Anna at Grace sa paaralan para mag-practice ng kanilang proyekto. Pwede pa rin naman ako sa Nakakuha ng bawal na gamot si Gina Portaleo sa kwarto ng kanyang anak na si Darwin na pumasok siya doon para tingnan kung ano ang ginagawa ng panganay. Nakagaling ha? Kailan ko ba natin gumamit ng mariwana? Alam ko yung sama rin yun. Saan yung parang nang dating mo na buwang pormasyon? Ayos mo na ang kita! Ito ang ebidensya! Biglay na kanina pa nakikinig na paiyak na sa mga naninig na salita mula sa mga magulang at hindi na nakatiis kaya lumabas na sa kanyang kwarto. Ano ba kayo? Hindi ko kayo titigil! Biglay na kanina pa nakikinig na paiyak na sa mga narinig na salita mula sa mga magulang at hindi na nakatiis kaya lumabas na sa kanyang kwarto. Ano ba kayo? Hindi na kayo nagkakabi ni Gal sa mga katulog? Wala sa mga nakikinig mag-aaway? Wala may mga tao sa mga pagkakabi ni Gal sa mga mag-aaway kayo. Hindi mo sa mga mag-aaway sa mga papasok na sa paaralan si Grace at Anne para magsanay ng kanilang proyekto. Ayos lang pa makasagot ang Grace at Anne. Ayos lang sa Grace.